Salamat sa Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon, purihin po ang Diyos sa umagang ito. Salamat sa Kanya dahil napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa umagang ito, patuloy nating maalala na talagang mahal tayo ng Panginoon. Amen po. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos at ang Kanyang biyaya at ang Kanyang pag-ibig ay patuloy na pinaparana sa atin. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Good morning po sa bawat isang. Devotion po natin ngayon ay nagmumula po sa Door of Faith, Chung Lee, Taiwan po, sa pamumuno po ng ating Pastor Jasper Tria. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Bago po tayo magpatuloy sa salita ng Diyos, ngayong umagang ito, awitan muna natin ang Panginoon. Bigyan natin siya ng papuri sa pamamagitan po ng paghandog ng papuring awit para sa kanyang dakilang pangalan. Hallelujah. Glory to Jesus. Sabi doon sa awit, ang ating Diyos ay kanlungan at kalakasan. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Bigay natin sa Diyos yung papuring awit na nararapat sa Kanya. At tayong lahat minsan pa magsambit ng papuri sa Panginoon. Hallelujah! Glory to Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Papuri sa inyong dakilang pangalan. Hallelujah! Hallelujah! Karapat dapat sa iyo, Panginoon, na tumanggap ng papuri na nagmumula sa amin, Panginoon. Hallelujah! Hayaan niyo, Panginoon, na itong umagang ito, Panginoon, maibigay namin yung nararapat na pagpupuri sa inyo dahil kayo'y karapat-dapat talaga, Panginoon, sa lahat ng papuri, Panginoon, na nagmumula sa inyong mga anak. Hallelujah. Glory to Jesus. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Tayong lahat ay umawit sa Panginoon. Kataas-taas ang Diyos. Ako'y aawit sa inyo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Asa sa tagumpay. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Sa pangako katiyak siyang maaasahan. Minsan pa po. Hallelujah. Kataas-taas ang Diyos, aawit ako ng Diyos. Salamat sa kaligtasan at kagalingan, sa pag-asa at tagumpay, hindi bumibigo. Hallelujah, Jesus. Sa pangako pagkatiyak siyang maaasahan, ang ating Diyos ay kanlungan at kalakasan. Hallelujah. Taas-taas ang Diyos. Hallelujah.
banal-banalang Diyos. Salamat sa kaligtasan at kagalingan, sa pag-asa at tagumpay, hindi bumibigo. Hallelujah. Salamat sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, minsan pa dahil muli kaming makapag-aral ng inyong mga salita, Panginoon. Turuan niyo kami, O Diyos, sa umagang ito, na patuloy na maunawaan at maintindihan, Panginoon, ang inyong mensahe sa bawat isa sa amin. At patuloy namin itong malakaran, Panginoon, habang kami naghihintay sa inyong pagbabalik. Salamat sa inyo. Pangunahan niyo po ako, Panginoon. Let your word be my word, Panginoon, sa umagang ito. Yes, Lord. Let your Holy Spirit, Panginoon, overflow, Panginoon. Ibuhos niyo po, Panginoon, inyong kapangyarihan sa umagang ito, Panginoon, para mabago pa man mag-umpisa yung araw namin, Panginoon, patuloy naming maranasan ang inyong presensya sa umagang ito, O Diyos. Salamat sa inyo. Ang katagumpayan, Panginoon, ay palaging ang binibigay niyo sa amin. Kaya papuri sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. Wala kaming ibang itinataas sa umagang ito kundi ang dakila ninyong pangalan sa buhay ng bawat isa sa amin. At ang tagumpay, Panginoon, na nagmumula sa inyo ay patuloy naming tinatanggap sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay sa aklat po ng Kawikaan, chapter 4, verse 25 po hanggang 27. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sa aklat ng Kawikaan, chapter 4, verse 25 hanggang sa 27. Hallelujah. Sabi dito, nakita na po ba ng bawat isa? Sabi po dito, tumingin ka sa hinaharap at bigyang pansin ang patutunguhan mo.
Pag-isipan mong mabuti ang mga gagawin mo upang magtatagumpay ka. Mamuhay ka sa katuwiran at layuan mo ang kasamaan. Salamat sa salita ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi po sa English, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet and be steadfast in all ways. 27 po. Do not turn to the right or the left. Keep your foot from evil. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Pagtuunan po nating pansin yung verse 25 po. Sa ibang salin, sa MSG po version, sabi po dito, keep your eyes straight ahead. Ignore all sideshows, distraction. Kaya sa umagang ito po, pinapamagatan ko po itong overcoming distraction. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos sa umagang ito. Bilang mga mananampalataya ni Kristo, napakahalaga po na di tayo distracted ng mundo. Sabi po dito sa title, Overcoming Distraction. Sabi doon sa MSG version, keep your eyes straight. Tayo po ba mga Kristiyano? Straight ahead, ignore all sideshows, distraction. Bilang mga mananampalataya ni Kristo, napakahalaga po na hindi tayo distracted sa paglilingkod natin. Sa paligid natin, dahil sa panahon po ngayon, talagang ang dami-daming distraction. Kung hindi nakatuon ang ating isip patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa Panginoon, talagang madidistract tayo sa kapaligiran natin. Kaya napakahalaga, sabi nga sa Hebrews 12:2, fix your eyes unto Jesus. Looking unto Jesus. Bakit po? Kasi talagang sa panahon po ngayon, kung hindi nakatuon ang ating isip patungkol sa Panginoon, talagang mawawala tayo sa paglilingkod. Hindi distracted tayo, ang ibig sabihin ng distracted ay unable to concentrate or unattentive. Kapag ka distracted ka, siguradong hindi ka talaga, wala kang concentration. Kaya mahalaga sa bawat isa sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, undistracted tayo. Hindi tayo distracted sa kapaligiran natin. Kahit ano pa man yung sitwasyon na pagdadaanan natin, makakapagpatuloy tayo sa Panginoon, palaging nakatuon yung ating isipan patungkol sa Panginoon. Amen. Sabi nga sa Colossians chapter 3, set your hearts on the things above. Dapat ang ating mga puso, ang ating isip ay palaging nakatuon sa mga makalangit na bagay. Dahil kapag ang lagi nating iniisip ay ang patungkol sa makalangit na mga bagay, wala na tayong sasayangin na oras. Amen. Lagi tayong nakatuon sa Panginoon. Napakahalaga po nun bilang mga mananampalataya ni Kristo. Sabi sa 26 dito, sabi sa verse 26, sabi niya, pag-isipan mong mabuti ang patutunguhan mo, pag-isipan mong mabuti ang mga gagawin mo upang magtagumpay ka. Ang susi po ng pagtatagumpay ay ang palaging nakatuon sa Panginoon ng kaisipan. Kasi hindi tayo makapagtagumpay kung ang kaisipan natin ay nakatuon sa mundo. Di ba po? Tayo po ba kapag may ginagawa tayo tapos magulo yung isip natin, talagang hindi tayo nakafocus, hindi natin maaangkin yung tagumpay, hindi natin matatapos yung ating mga ginagawa. Pero kapag nakatuon yung isip natin patungkol dun sa gagawin natin, siguradong magtatagumpay tayo, lalo't higit kapag patungkol sa Panginoon. Amen po? Amen. Mga kapatid, isang paalala po sa bawat isa sa atin na talagang ituon natin ang ating puso at isipan patungkol sa mga para sa Panginoon. Huwag tayong madaya ng mundo. Kasi ang mundo ngayon ay talagang dadayain yung ating kaisipan. Minsan kahit nasa loob na tayo ng church, ang iniisipan natin ay yung mga bagay-bagay na hindi naman patungkol sa Panginoon. Kaya mahalaga na talagang looking into Jesus, the author and the finisher of our faith. Diba po? Kapag nakatuon yung ating puso at kaisipan patungkol sa Panginoon, siguradong magtatagumpay tayo at maaangkin natin yung gantimpala na sinasabi ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Lahat po tayo nagnanasa na makamit yung buhay na walang hanggan, kaya tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya wala na tayong ibang dapat na gagawin kundi ituon na lang talaga natin para ma-overcome natin yung distraction ng mundo. Kasi pag titignan natin yung kapaligiran natin, yung mundo, dadayain ka sa OT. Bilang nandito tayo, OFW. Diba po? Dadayain tayo sa oras. Pero kapag tinitignan mo, gusto mong paluguran ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo, kahit maliit na oras ang gagawin mo para sa Panginoon.
Kahit nahihirapan ka, maglilingkod ka sa Panginoon. Kahit ikaw na lang yung pupunta sa gawain, magpapatuloy ka sa Panginoon. Bakit po? Dahil ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Kaya mahalagang maintindihan natin kung sino talaga yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kasi kapag naintindihan natin yun, talagang lagi nating masaisip na, ano, sabi nga ng Panginoon, malapit na siyang dumating. Kapag patuloy nating maintindihan yun, wala ka nang sasayangin na oras, kundi ipaglingkod na lang talaga sa Panginoon. At kung minsan, isang nakakalungkot na tagpo, na kahit minsan mananampalataya na kay Kristo, sumusunod sa Panginoon, kapag dumating yung tagpo na talagang may mga problema at pagsubok, nawawala. Minsan kahit ang dami-daming alam na verse patungkol sa encouragement, patungkol sa magpatuloy tayo sa Panginoon. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4. Pero kapag dumadating yung tukso, struggle, nawawala, nakakalimutan. Nakakalimutan yung I can do all things. Kasi bakit? Laging di nakatuon sa Panginoon yung ating puso at isipan. Salamat sa Panginoon. Sabi sa James chapter 4 verse 7, resist the devil and he will flee from you. Sabi doon, labanan mo ang diablo at lalayo siya sa iyo. Hindi sinasabi dito na tumakbo ka sa diablo at lalayo din siya sa iyo. Mga kapatid, kung kilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin, meron tayong authority na malabanan yung gawa ng kaaway sa buhay natin, yung tukso, yung mga pagsubok. Huwag tayong madaya, mga kapatid. Bilang paalala po sa atin, sabi doon, labanan nyo ang diablo at lalayo siya sa inyo. Resist the devil. Amen? O baka mamaya, ano, takot tayo. Diba? Ang Panginoon ay hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, God has not given a spirit of fear. Anong binigay sa atin? Spirit of power, love, and self-control. Kapangyarihan ng Panginoon po 'yon. Hindi 'yon ng kapangyarihan ng mundo. Kaya patuloy nating maalala yung salita ng Panginoon. Hindi tayo itinalaga ng Diyos para matakot. Kasi minsan, yung takot, yun yung nag-uudyok sa mga mananampalataya ng Panginoong Yesus para hindi magpatuloy. Para mawala sa gawain ng Panginoon. Natisod lang ng kapatid na sabihan na wala na sa gawain ng Panginoon. Nasaan po yung pananampalataya natin? Kung nakatuon tayo sa Panginoong Yesus, anumang nasa paligid natin, hindi natin yun makikita. Dahil looking into Jesus, ang gusto mong maparangalan ay ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. Kaya kahit anong distraction sa paligid natin, patuloy tayong makalakad sa kalooban ng Panginoon. Dahil sabi nga dun sa Lucas eh, bago pa man ang lahat ng bagay, pinapanalangin ang Diyos ang namamagitan na sa atin. Kaya kailangan suot-suot natin yung full armor. Ang tema po ng taon na ito ay full armor of God, Ephesians chapter 6. Kasi bakit? Kung ikaw ay may helmet ng salvation, lahat-lahat na yung lahat ng ano, kagamitang pandigma na suot-suot natin, matatalo pa ba tayo sa gawa ng kaaway? Diba, hindi po? Kundi patuloy nating maangkin yung tagumpay. Sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, ano, Jesus leads us to triumph. Jesus always leads us to victory. Kapag patuloy nating naintindihan yung salita ng Panginoon, talagang maangkin natin yung gantimpala na ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, yun yung buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa Panginoon. Kailangan lang talaga nating maintindihan at makilala kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Tayo po bang lahat ay kilala natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin? O kilala lang natin siya sa panahon na sagana yung buhay natin? Mga kapatid, we are not after the blessing. Amen. Kahit anong panahon, anong sitwasyon, magpatuloy tayo sa Panginoon. Kahit ikaw na lang mag-isa, kahit inuusig ka ng maraming tao para lang sa Panginoon, patuloy kang makapanindigan sa paglilingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod ng bawat isa sa atin ay hindi nakabase sa kapaligiran, kundi palaging nakabase sa kalooban ng Panginoon, sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sabi ng encouragement ng Panginoon sa atin, huwag tayong matakot. Kasi sabi ng Panginoon, draw near to me and I will draw near to you. Kapag nilalapit natin yung sarili natin sa Panginoon, talagang lalapitan, magpapakilala ang Diyos sa atin.
Kaya lang, kung minsan nakakalimutan natin yung mga bagay na yun, na kung meron mang isang tao na nagmamalasakit sa atin, yun yung Panginoong Jesus. Kailangan lang talaga nating malaman at patuloy na saliksikin yung salita ng Diyos para patuloy nating maintindihan na talagang kung meron mang isang tao na nagmamahal sa atin ng totoo at tapat, ang Panginoong Jesus po yun, na kahit kailan, hindi tayo pinapabayaan. Siya yung pastol natin na nag-iingat sa atin na sa panahon ng tukso, sa panahon ng labanan, nangunguna na ang Panginoon para sa atin. Siya yung namamagitan para sa atin. Amen. Salamat sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 10:13, sabi niya, "No temptation has overtaken you that is unusual for human beings. But God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond your strength." Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan. Basahin nga po natin sa salita ng Diyos. 1 Corinthians 10:13. Ito ay lagi natin naririnig na encouragement po sa atin. Pero salamat sa Panginoon, hayaan natin na sa umagang ito, patuloy nating maintindihan. Ito ay mga bagay na encouragement sa atin para talagang makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, anuman yung panahon at anuman yung sitwasyon. Hallelujah. Walang tuksong dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang matukso ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng tukso, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Alam mo, kapag naintindihan natin yung encouragement at salita ng Diyos sa atin, talagang hindi natin hayaan na matukso tayo. Hindi natin hayaan na bumagsak tayo dun sa mga tukso na patuloy na ibinibigay sa atin. Sabi niya dito, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos, kundi palagi siyang nakahawak sa atin. Nakaalalay ang Panginoon sa atin bago pa man tayo matukso, nauna na ang Panginoon na magtagumpay. Kaya napaka-imposible po sa atin na hindi tayo magtagumpay. Sabi nga ng salita ng Diyos na pinagtagumpayan na ng Diyos yung mundo. Kaya kung tayo bilang mga anak ng Diyos, kung ano yung kaisipan ng Panginoon, ganun na rin ang kaisipan dapat natin. Kung napagtagumpayan ng Panginoon yung mundo, napaka-imposible po na hindi natin mapagtagumpayan. Unless ayaw talaga natin magtagumpay. Amen po? Minsan kailangan lang talaga nating mamili. Kung gusto talaga nating magtagumpay, talagang magtatagumpay tayo. Pero kung gusto nating bumagsak, choice din natin yun. Pero mga kapatid, kung nasa kalagitnaan ka na, sasayangin mo pa ba yun? Babalik ka pa ba dun sa umpisa? Babalik ka pa ba dun sa malayo? Minsan lagi nating naririnig na babasa sa Facebook na malayo na. Ay, malayo na, pero malayo pa. Ay, ano ba yun? Basta parang ganun. Medyo malayo na. Diba po? Malayo-layo na tayo. At malapit na talagang dumating ang Panginoon. Huwag nating sayangin yung nasimulan ng Panginoon sa buhay natin. Kasi kung ano yung nasimulan niya, ay tatapusin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Tapat ang Diyos na nangako sa atin. At kapag ano yung sinabi ng Panginoon sa atin, ay gagawin niya. Wala pang pangako ang Panginoon sa atin na hindi niya tinupad. Amen. Dahil lahat ng pangako ng Diyos ay tinutupad niya. Amen. Ang tao lang po yung minsan hindi natutupad, pero ang Panginoon ay tumutupad sa kanyang mga pangako. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5 po. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. Ito po'y isang encouragement sa atin na kailangan nating panghawakan para patuloy nating malabanan. Patuloy tayong makapag-overcome sa mundo, sa gawa ng kaaway, sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi dito, chapter 10, verse 4 to 5. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Sabi dito, sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Iyon ang aming ginagamit sa panahon na ginagamit na panlaban sa maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Winawasak namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahadlang sa kanila na makilala ang Diyos. Kinukumbinsi namin silang sundin ang utos ni Kristo. The weapons we fight with are not the weapons in the world. Ang kapangyarihan ng Diyos ang ating armas. Amen. Mga kapatid, kung ang kapangyarihan ng Diyos ang armas na
patuloy nating hinawakan sa buhay na ito. Napaka-imposible po na hindi tayo makapagpatuloy at malakaran yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya bago pa tayo pumunta sa labanan, nauna na ang Panginoon dito. Hinihanda ng Panginoon yung panlaban natin. Kaya patuloy nating maangkin yung tagumpay na nagmumula sa Panginoon. Kasi kapag patuloy nating maangkin yun, sabi nga ng salita ng Diyos, If God is with us, who can be against us? Kapag kakampi natin ang Panginoong Hesus, walang sino man ang makapagtagumpay sa atin, kundi tayo ang patuloy na magtatagumpay laban sa mundo. Amen. Salamat sa Panginoon. How to overcome distraction? Una, spend time to the Lord. By what po? By reading His Word. Naalala po ba natin magbasa ng salita ng Diyos? O dala-dala lang po natin yung Bible natin at maalala lang natin sa panahon ng Linggo. Mga kapatid, isang patuloy na pinapaalala sa atin ng Panginoon na talagang spend time in reading His Word. Kasi napakahalaga po niyan. Lahat ng tagumpay na makakamta natin kapag na binabasa natin yung salita ng Panginoon, nandito na po lahat. Encouragement. Lahat na po. Nandito na. Kapag patuloy nating pinagbubulay-bulayan ang salita ng Panginoon, talagang sa panahon ng tukso, patuloy tayong makakapagtagumpay. Magkaroon tayo ng kagalakan palagi. Bakit sabi ng salita ng Panginoon, rejoice in the Lord always. Amen. Nandito po. Sinasabi ng Panginoon sa atin, rejoice in the Lord. Hindi sa panahon na sagana, kundi kahit sa panahon na mahirap, masasabi natin purihin pa rin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Magpatuloy pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Pangalawa, preserve in prayer. Kamusta po yung ating prayer life, mga kapatid? Nakakapagpanalangin na lang po ba tayo sa panahon ng takot? O sa panahon ng Linggo, devotion? Matyaga. How did persevere in prayer? Maging matyaga sa pananalangin. Manalangin ng walang patid. Pray without ceasing. Di ba po? Hindi lang sa panahon na hirap yung sitwasyon natin, doon lang natin masasabi, Panginoon, kailangan ko po kayo. Kundi kahit sa panahon na sagana, masasabi natin, Lord, salamat po sa inyo. Napakaliit lang po na nabagay na hinihingi sa atin ng Panginoon. Maliit lang na word, pero minsan nakakalimutan ng bawat isa sa atin. Kaya maging matyaga tayo sa pananalangin. Pangatlo po, stay focused in Christ. Hebrews 12:2, fix your eyes into Jesus. Kapag palaging nakatuon yung ating puso patungkol sa Panginoon, talagang maranasan natin yung kagalakan sa paglilingkod. Amen? Salamat sa Panginoon. Huwag natin hayaan na yung ingay ng mundo, ng kapaligiran, ay ang dahilan para hindi natin marinig yung tinig ng ating Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? O baka mamaya mas naririnig natin yung tinig ng kapaligiran, yung tawag ng tukso, at hindi na natin, yun ang dahilan kaya hindi natin patuloy na marinig yung tinig ng ating Panginoong Hesus. Salamat sa Panginoon. Patuloy tayong makapanatili sa paglilingkod sa Panginoon, anuman yung panahon at sitwasyon. Sabi nga sa Matthew chapter 24 verse 13, ang sabi doon, ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen? Kaya kailangan nating manatili sa paglilingkod sa Panginoon, anuman yung sitwasyon, para malabanan natin yung gawa ng kaaway sa buhay natin. At kapag ang pag-ibig ng Panginoon ang nagtutulak sa atin, para maglingkod sa Kanya, napaka-imposible po. Siguradong magpatuloy tayo sa paglilingkod. Meron pa po ba tayong pag-ibig sa Panginoon? Amen. Dapat hindi mawala sa atin yung pag-ibig sa Panginoon. Sabi, mahalin mo ang inyong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Para patuloy nating matanggap yung gantimpala na ipinangako sa atin ng Panginoon. Kaya patuloy tayong magmahal sa Panginoon dahil napakahalaga po niyan sa buhay na ito. Kasi kapag mahal natin ang Panginoon, hindi tayo gagawa ng anumang bagay na nagpapalungkot sa Kanya. Kapag ang pag-ibig ng Panginoon ang nagtulak sa atin para maglingkod sa Kanya, siguradong hindi tayo mapapagod. Siguradong makapag-overcome tayo anuman yung distraction ng mundo. Hallelujah! Salamat sa Panginoon.
Purihin ang Diyos sa umagang ito. Karapat-dapat ang Diyos na tumanggap ng papuri talaga na nagmumula sa atin. Patuloy nating maintindihan na looking into Jesus, anuman yung sitwasyon, anuman yung panahon, mapapagod lang physical na pangangatawan, pero hindi mapapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Iiyak lang, pero pagkatapos niyon, tuloy pa rin sa pagtayo para sa Panginoon. Kaya kailangan nating manindigan palagi sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kailangan natin palaging mamili. Dahil pinili tayo ng Panginoon. He qualified us. Kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin na patuloy niyang ipinapamalas sa atin. Sabi, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Hallelujah! Bawat umaga, patuloy na pinapadama sa atin ng Diyos na mahal niya tayo at nagmamalasakit siya sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Glory to Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Sige, papurihan natin ang Panginoon bago tayo magtapos sa panalangin. Hallelujah! Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah! Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah! Glory to Jesus! Hallelujah! Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa inyo. Tulungan niyo kami, O Diyos, na makatuon ang aming puso at kaisipan, Panginoon, sa mga bagay na makalangit, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Salamat po sa inyo, dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa inyo sa umagang ito, O Diyos. Patuloy kaming nagpupuri at nagagalak sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo'y Diyos na mabuti. Kayo'y Diyos na mapagmahal, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita sa umagang ito. Patuloy na ini-encourage kami, O Diyos, para ma-overcome namin yung distraction ng mundo, Panginoon. Patuloy kaming tumingin lang sa inyo, O Diyos, anuman yung panahon at sitwasyon, Panginoon. Hallelujah. Dahil nauna na kayong magtagumpay sa mundo, kaya kami rin, Panginoon, inaangkin namin na sa bawat araw ng buhay namin, anuman yung pinagdadaan namin, Panginoon, patuloy kaming makapagtagumpay dahil nauna na kayong nagtagumpay, Panginoon. Hallelujah. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na patuloy na malakaran ang inyong mga salita sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan kami ng inyong banal na Espiritu. Anuman yung gagawin namin, Panginoon, patungkol sa inyo. At hayaan ninyo, O Diyos, na ang kalooban ninyo, Panginoon, ang palagi namin malakaran at mahakbangan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ngayong umagang ito, punuin nyo kami ng inyong kapangyarihan. Hallelujah. Bago pa man mag-umpisa yung araw na ito, Panginoon, puspusin nyo kami ng inyong kadakilaan, Panginoon. Hallelujah. Punuin nyo kami ng inyong dakilang presensya, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Banal na Espiritu, salamat sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Patuloy naming inaangkin ang katagumpayan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Hallelujah. 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 Purihin kayo, Panginoon. Purihin ang inyong dakilang pangalan sa umagang ito. Kayo ang patuloy na maparangalan sa buhay ng inyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo ang papuri, parangal at pagdakila. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming Diyos na tagapagligtas, sa pangalan ni Hesus, Amen and Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Tapos na po ang ating devotion sa umagang ito.